sama mga YT. I just want to thank to everyone na sumusuport sa channel ko. Ako si Mami Ning Dibay na kaibigan nyo sa YT. So, ito, meron lang ako gustong i-share sa inyo mga friend kasi nakuha ko na yung passport kong Philippine passport. Tatanong nyo kung bakit wala akong passport. Kasi matagal na akong French citizen dito sa France. Then pagkatapos doon, wala naman akong happy-happy ako kasi akala ko ganun-ganun lang, nakakapag-travel-travel ako na walang visa, sa States, lahat. Maganda yung ano, opportunity ng French passport. Because hindi ko yun inaano kasi siyang bumuhay sa amin dito. Ngayon, time na para umuwi ng Pilipinas dahil retired na rin ako ngayon. Kumbaga sa ano, pensionada na. So, kailangan nang umuwi ng Pilipinas. Hindi naman magpo-for good. Pabalik-balik na lang. Ganun-ganun lang. Dahil meron din ako mga apo na inaalagaan dito. So, hindi ko sila pwede i-abandon ng for good. So, pabalik-balik. So, 6 months doon, 6 months dito. Maaring 3 months doon, 8 months dito. Depende sa sitwasyon. Then, why? Ngayon, nag-apply ako ng passport, na Philippine passport. Ang hirap pong kumuha ng document. So, kailangan, matagal na akong nag-isip na kumuha ng Philippine passport. Kaya lang, sa dami ng kinukuha nilang mga dokumento katulad ng mga application ng mga marriage contract, yung mga birth certificate mo, yung mga ganun ba. So, marami pa rin sila din, itatranslate mo pa yon kasi yung may mga friends ako, translation ko ng English. So, kailangan nila ng English. Then, marami silang kailangan dokumento, kailangan bigay mo lahat sa kanila, bibigyan kanila ng formulas. Then pagkatapos, sumisusulat mo lahat yun, ano yung mga kailangan mo. So, hindi ko yun magawa lahat yun sa Pilipinas kasi ang lola nyo, ang mami nyo, hindi naman niya iniintindi yung gano'n, kundi lakot siya dito, lakot siya doon. Siyempre, natural lang kasi na kumbaga kulang na kulang yung 1 month. Kasi pag lumampas na ako ng 1 month, ano na ako, kailangan bumili, bibili na ako ng visa, o di kaya overstay ako, magpapain ako sa immigration. So, yun yung mga detalya ng buhay. So, ito ngayon guys, bumalik yung passport ko kasi pinadala nila sa akin. Bumalik kasi noong time na kukunin ko na yung passport ko, niregistered nila sa post office. At that time, nandun ako sa Dubai. So, hindi ko makuha. Inukukunin ko na sa post office, bumalik na sa embassy. So, ngayon, kailangan kong kumuha ng appointment sa kanila para kunin yung passport na Philippine passport. So, guys, ito na. Nakuha ko na yung Philippine passport ko. Ito na, guys. Then, ito naman yung French passport ko. I love them both because itong bumuhay sa akin, ito naman ang magpapasaya sa akin. So, I'm so proud na naging Philippine citizen na naman ako. So, hindi ko masabi kung gaano ko kasaya, ganun pala yun. Hindi naman sa inabandon mo yung pagka Pilipino natin, ang inaano ko lang, ang hirap din pala nung ganong sitwasyon kasi in the future, kailangan mo rin umuwi. So, kailangan mag-apply tayo ng dual citizenship kasi bihira lang sa mga country ang nagbibigay ng dalawang passport. So, opportunity na natin to na
magkaroon ng dalawang passport. So, lucky to me na nagkaroon ako ng 2 passport sa lahat. So, yun guys, I'm so happy na naging Philippine citizen na naman ako. So, I'm so proud ako, napapayag ako dahil sa saya. Dahil at long last, sa tagal-tagal kong hinahanap, ito na. So, ito na yung passport ko. Titignan natin yung ano, baka naman iba yung naibigay. So, wala pang tatak, malinis na malinis pa. Linyos yata yung ano niya eh. Saan ba yun? Then, ang French passport ko naman, marami ng tatak. So, ito naman. So guys, yun lang. Gusto ko lang i-share sa inyo. So, shout out nga pala sa mga kaibigan ko sa YT. Lalong-lalo na si Madam Kikay, Inday Kikay, na nagbibigay ng full support sa aking channel. So, si Sir Badista, Boss Badista, tsaka si Kaka Bunel, May Angga, Pinjay, kung mapanood nyo naman itong aking mga kung sino man yung hindi ko na nabanggit, sa dami na natin, hindi ko naman iilista. Pero nagnonoted ako kung sino man yung nagbibigay ng mga banana. So, kung hindi ko man sila nabalikan today, babalikan ko sila ng gabi. Kasi kahit na retired na si Mami, kahit na ako nagpipension na, meron pa rin naman akong extra job na ginagawa. So, hindi rin naman talaga ako yung talagang pahingang-pahinga. Dahil kailangan din natin yung katawan natin na magmukba, lalo na sa akin na in the whole life na ako'y nandito na, nag-upload ako since 1982 pa guys. So, anong-ano na ngayon, so halos half of my life nandito na sa abroad. So, ayun, ibigay ko na rin yung kailangan kong ibigay, napalaki ko na yung anak ko, na nabigyan ko na ng magandang buhay, may mga apo na ako, so masaya na ako. So yun guys, siguro madaldal si Mami, mas madaldal pagkaharap nyo. So nagpapasalamat ako sa inyo guys sa support, so shout out sa inyo lahat. So see you, sana magustuhan nyo itong aking kunting mensahe. So lahat tayo ay mag-ingat at sana magkita-kita tayo sa Pilipinas. So bye-bye guys. Love you all.